welcome back again sa ating YouTube channel. So ayan, today may bago na naman tayong topic ngayon. And as you can see naman sa thumbnail, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa milk. About sa mga ordinary milk na kung pwede ba, or yun nga, kung pwede ba siya sa pregnant. So alam naman natin na medyo pricey yung mga gatas ng mga pregnant mom. So syempre ako, naranasan ko na rin mabunti. So alam ko yung mga price ng mga milk for the pregnant mom. So yung mga box na parang maliliit lang is nasa 400 plus, mga ganun. And depende pa yan sa brand ng milk na mabibili nyo. So ayun na nga, ang tanong ng marami, maraming kasi nagtatanong nito kung safe bang uminom ng ordinary milk. So kayo, na-try nyo bang uminom ng ordinary milk? Anong epekto? Sa akin wala naman. And ako naman before, nakainom naman ako ng mga milk na pang pregnant talaga, like siguro mga 2 to 3 months, mga ganon. Kasi late ko na rin naman nalaman na pregnant ako, like almost 9 weeks na pala yung baby sa tummy ko before ko nalaman na buntis ako. So ayun na nga, after the 2 to 3 months or 4 months na pag-inom ko ng mga milk na pang preggy is iba-iba yun eh. Like nakalimutan ko na yung mga pangalan. May chocolate, may milk, ganon. Nung ininom ko yun, is okay naman. Masarap naman siya. Hindi naman ako maselan kasi sabi nila pag panganay daw is hindi daw talaga maselan. At saka baka mana ako sa nanay ko, hindi ako maselan. So ayun na nga, nung time na umiinom ako noon is okay naman. Actually, gusto ko talaga siya ituloy-tuloy. Kaso nga, dahil mahal siya, siguro nung mga nag-6 months na yung tummy ko, or 7 months, ang iniinom ko na lang is Birbrand or Birch 3. Kasi important talaga is uminom ng milk, tsaka yung mga folic acid. So, ayun na nga, ang dami ko nang nakwento. Ang dami ko nang chika dito. So, ngayon, itutukoy natin dito sa article na babasahin ko is kung safe ba yung Birbrand milk o mga ordinary milk para sa mga preggy mom. So, ayan, masasagot na yung inyong or ating katanungan dito sa sagot, dito sa tanong na ito. So masasagot na natin siya. So let's start, basahin na natin. So itong article na to is puro expert naman din yung nagsabi dito ng opinion nila kung safe ba to para sa mga preggy mom. So let's start. Birbrand for pregnant, safe ba itong alternative milk sa buntis? So, ayan. Ayon sa mga health experts, malaki ang naitutulong ng pag-inom ng gatas sa development ng sanggol sa sinapupunan, lalo na kung ang gatas na iniinom ay ang ginawa para sa nadadalang taong ina. Birbrand for pregnant woman, safe nga ba ang alternative milk para sa buntis? Narito ang sagot ng mga eksperto. Gatas para sa mga buntis. Ayon sa health expert, halagang pag-inom ng gatas habang nagbubuntis dahil sa ito ay nagtataglay ng mga nutrients na nakakailanganin ng buntis at ng sanggol sa kanyang sinapupunan, tulad ng vitamin D, calcium, riboflavin, protein, at marami pang iba. Base sa isang pag-aaral na nailathala sa Canadian Medical Association Journal, ang hindi pag-inom ng gatas habang nagbubuntis ay nagiging dahilan upang magkaroon ng low birth weight ang isang sanggol. Our study showed that restricting milk or vitamin D intake during pregnancy lowered infant birth weight in the otherwise healthy, non-smoking, well-educated mothers. Ito ang pahayag ni Dr. Christine Koski, Director ng School of Diabetics and Human Nutrition sa McGill University sa Canada. Siya ay isa sa mga authors na ginawang pag-aaral.
Dagdag pa niya, kahit na ba ang isang nutrients na kailangan ng isang buntis makukuha sa ibang masustansyang pagkain, may nutrients siyang kakailanganin na tanging sa gatas niya lang makikita. Although most nutrients in milk may be replaced from other foods or with the supplements, vitamin D is found in the few commonly consumed foods except for milk. Mothers and health professionals need to understand that this dietary practice may restrict essential nutrients and negatively affect fetal development. Ito ang dagdag na pahayag ni Dr. Koski. Mga bitaminang makukuha sa gatas ng isang buntis. Ang vitamin D ay ang bitaminang kailangan ng isang sanggol upang mapababa ang tsansa niyang magkaroon ng allergy sa kanyang paglaki. Tulad ng calcium, ito ay nagkakatulong upang masigurong magde-develop ng healthy at strong ang kanyang mga buto. Maliban rito, ang pag-inom ng gatas rin ay nakakatulong sa fetal growth o paglaki ng sanggol. Nakakatulong rin ito upang magkaroon ng mataas na level ng insulin sa dugo ang isang sanggol na nagpapababa ng tiyansa ng pagkakaroon ng type 2 diabetes sa kanyang pagtanda. Ayon naman sa isang pag-aaral na ginawa ng University of Surrey, mahalaga ang pag-inom ng gatas sa buntis dahil sa ito ay may taglay na iodine. Ang iodine ay nakakatulong sa pag-produce ng hormones ng thyroid glands para maging mataas ang IQ ng isang sanggol habang siya ay lumalaki. Mayaman na rin ang gatas sa proteins, amino acid at fatty acids na nakakatulong sa development ng isang sanggol. Paniniwalang effective ang antacid rin. Ito ay nakakatulong upang maibsan ang heartburn at gastric ailments na madalas na nararanasan ng mga buntis. Pinapababa rin nito ang tiyansa ng isang buntis na makaranas ng multiple neonatal rickets at osteoporosis. Berberine for pregnant women, safe nga ba alternative milk para sa mga buntis? Ngunit ang gatas para sa mga buntis ay may kamahalan. Dagdag ng mga kababaihan, kaibang lasa nito na hindi nagugustuhan ng karamihan. Kaya naman, para makakuha pa rin ang sustansya mula sa gatas, ay sinisubukan din ang ilang buntis sa pag-inom ng regular milk. Ngunit ang tanong, safe nga ba ang regular milk tulad ng Berbrand for pregnant woman? Ayon kay Dr. Kristen Cruz Canlas, isang OB-GYN, kahit anong gatas umano ay safe na inumin ng buntis. Basta't ito ay nagtataglay ng calcium na kakailanganin niya para mas tumibay ang kanyang buto. Mahalaga ito upang hindi siya mahirapan magdala ng lumalaki niyang sanggol na nakakatulong rin sa development ng healthy at strong na mangingipin at buto ni baby. Any milk is okay naman. Basta may calcium, pregnant woman need 1,000 to 1,300 mg a day na calcium. Ito ay pahayag ni Dr. Canlas. Bagamat ayon pa rin sa kanya, pagdating sa vitamins na kailangan ng sanggol sa brain development at iba pang vitamina, kailangan ng buntis tanging sa pregnancy milk lang ito makukuha. Dagdag pa ang low sugar at fat content nito na napapanatili ang energy at healthy na
katawan ng isang buntis. Pregnancy milk, as they claim, has more brain vitamins, DHA, and lower sugar content, dagdag na pahayag ni Dr. Canlas. Pregnancy milk versus regular milk. Maliban nga sa brain vitamins na DHA, ay hindi rin makukuha sa regular milk tulad ng Bourbon, Birch Tree, Angkor, Alaska, at iba pang nutrient kung tawagin ay ganglosides o GA na tumutulong upang maiwasan ang mga sanggol ang mga magkaroon ng brain abnormalities tulad ng neural tube defect. Mayroon din taglay na probiotics ang mga pregnancy o maternal milk na nasisiguro na maaabsorb ng maayos ng mga buntis ang sustansya na kailangan niya mula sa gatas. High in fiber rin ang pregnancy milk na friendly sa mga tiyan ng buntis. Dagdag pa ang folic acid na tanging sa maternal milk lang nakukuha ay nakakatulong naman sa overall growth at development ng isang sanggol. Kaya naman, para masiguro na maayos at healthy ang development ni baby, mas makakatulong uminom ng mga pregnancy milk dahil sa ito ay sinadyang ginawa upang maibigay ang pangangailangan ng buntis at ng sanggol sa kanyang dinadala. So ayun guys, narinig nyo naman yung mga kailangan na inumin or kung ano ba talaga yung epekto ng mga normal milk sa pang buntis talaga na milk, no? Before, naranasan ko nga uminom ng Bourbon and then Birch Tree. Pero, ilang months na rin naman, siguro yung kalahati ng taon ng pagbubuntis ko kay baby is nainom ko naman yung mga milk at saka kompleto ako sa vitamins. Lahat ng mga binigay ng doktor, lahat ng mga payo, lahat, hindi kami nagkulang, as in lahat. Kasi takot din ako na may mangyaring something sa akin and then kay baby. Sobrang takot ako kasi syempre bilang first time mom na parang natatakot ako lalo na may heart condition ako. So ayokong biglang may mangyari sa amin masama. So sobrang advance ko kasi mag-isip lalo na kapag sa mga pagdating sa mga health something condition, yung mga ganun, kasi sobrang matatakot din ako. So kung ano yung sinabi ng doktor, talagang ginawa ko, tas lakas loob lang talaga, lalo na habang lumalaki siya, nagde-develop siya sa tummy. So lahat, as in miski weekly check up, yung tipong talagang gagastusan mo talaga ng grabing bonggang-bongga para sa anak mo. So, and then syempre lakas ng loob dahil lalo na pag alam mo malapit ka na mga anak. Ayan, so sobrang nakakatakot. So CS po ako, cesarean ako. So, and pure breastfeeding until now, 2 years old na si baby. So I'm proud to be breastfeeding mom. So yun, diaper lang gastos. So yun guys, ang source natin dito sa ating binasa ngayon is Telegraph UK and NCBI and also The Asian Parent. So ayan, The Asian Parent ako kumukuha ng mga article like latest news about COVID-19 or anything about the parenting something. So ayan, kung niyo pa na-download yung The Asian Parent app, you can download for free sa Google Play Store and App Store kung naka-Apple kayo. So yun na nga guys, yun lang naman yung mga nasabi about sa mga nagpapamilk or umiinom ng mga normal milk. Siguro for me, kasi healthy naman si baby. So and alam ko naman sa sarili ko talagang hindi kami nagkulang talaga. And kung gawin nyo, kung hindi kayo ano ko ba sasabihin? So, kasi hindi naman talaga is nakaka-afford ng mga needs ng mga for mommy, like kung pregnant kayo. I understand that, no? So, ayun na nga. It
i-try niyo yung best niyo na makabili siguro kahit kung sakali, kahit 1 month niyo lang gawin. Kasi para din naman sa baby niyo yan. And then, kung wala talaga, isang just always check up lang. And then, uminom din kayo ng mga vitamins na pinapainom sa inyo ng mga doktor. So, siguro wala na ako ibang sasabihin dito kasi hindi naman ako expert, hindi naman ako pedia. So, yun nga, sundin na lang talaga natin yung sinasabi ng mga expert. Like, tama nga naman yung sinabi nila is kaya nga ginawa yung gatas na pangbuntis is kasi may purpose yun. Talagang dun mo makukuha yung nutrient na para sa baby. And yun nga, para sa development ni baby. So, ayun guys, dito ko natatapusin yung vlog natin today. At kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe below and hit mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. I'm daily vlogs po. So, ayun. Bye! See you on my next video. Bye!